Sama boss, bumili ako ng bagong gulong ito. Ready. Kasi magpapalit ako ng gulong kasi tingin nyo itong gulong ko. Tingin nyo, puto itong gulong ko eh. Pero ano to, Pirelli din to. Pirelli Angel City din tulad itong binili ko. Angel City. Ayan, Pirelli din yan. Pero bago ko papalitan yung gulong mga boss, pag-usapan muna natin yung mga tire markings, yung mga nakasulat na numbers at letters doon sa gulong natin. Tulad kung kailan ba yung manufacturing date, makikita pala sa gulong yon. Tara! KT by 1917. Ano ba? Para saan ba itong mga guwita doon? Saka ano ba yung wear indicator na sinatawag? Dito nyo makikita yung manufacturing date ng gulong nyo. Pag bumili kayo, ito, ayan, yung box na yan, yan. May nakasulat na 3521. Ito, yan. Ano ba yung 3521 na yan? Yung 35 is yung week at yung 21 is yung year. So, bali, ginawa to noong 35th week ng 2021. Yun yung pagbasa nun. Kaya 3521. So, bago pa talaga itong gulong ko. So, yan ang dapat nyo tignan pag bibili kayo ng gulong, yung manufacturing date. Tapos ito namang 80, yan, and 80 over 90, 17, yan. Yan naman yung sukat ng gulong mo, yan, ano ba yan? Yung 80, width yun ng gulong mo, yung lapad, ito to, yan, yung lapad na yan, yun yun, 80. Tapos yung 90 naman, yun yung tinatawag na aspect ratio. Parang yun yung kapal ng gulong, ito, ito, yan, to, yan, dyan yung aspect ratio, yan. Tapos ito naman, ito, wait lang, napit ko. Yan, ito, yung MC na yan, ibig sabihin yan, it's motorcycle. So, itong gulong na to is made for motorcycle lang, yon. Ito naman, itong buong 44S na to, yan. Ito, yan. Yung 44 is yung load capacity, at yung S naman is yung speed capacity or speed limit lang nung, ano, nung gulong na to. Yon, may chart yan. May makikita nyo sa internet na chart. Type nyo lang yung motorcycle tire chart. Yan, makikita nyo yan. Ito nga pala, papakita ko sa inyo. Ito yung chart na sinasabi ko. Nag-search lang sa 41 hanggang 88. Yan. Pero meron pang mas mababa sa 41. Pero ito na lang yung pinili ko kasi ang kadalasan naman na bibili natin gulong is 41 pataas. Yun lagi. Yung akin is 44, that's equivalent to 160 load capacity lang. So, 160 lang, eh akong bigit ko. Kasi bigit pa ng motor kasi kasama yung load ng motor nyo. Pero hindi naman isang buong motor ah, yun. Kasi meron pang gulong sa harap eh. So, meaning pag laging overload yung capacity nyo, posible agad na masira or maput-put agad yung gulong nyo. Ganun yan. Itong speed rating naman is yung katabing letter nung load capacity. Diba sa akin 44S. Yan yun. So yung S is 180. So kaya tumakbo ng 180 ng motor ko. Yung gulong na yun. So kaya niya tumakbo ng 180. Kaso hindi man ako papatakbo na mabilis. Di bali na lang. Ito namang 70 na to is yung rim diameter. So yun yung sukat ng rim nyo. So dapat compatible or parehas yung bibili nyo ng rim at saka ng gulong nyo. Iisa lang yung size. Ito naman ang tawag dito is thread pattern yan for water evacuation yan. Paano yun? So pagpasok dito ng tubig yan, palabas dun sa kabilang dulo. So for example, napadaan kayo sa medyo baha na daan o yung basa na daan, yung mayroon parang na-stack na tubig yon, yung konting tubig lang yon. So pag nadaanan nyo yun yan, papasok dyan yung tubig papunta dun sa taas, parang itatalsik nya, itatalang ano, aalisin nya lang para kumapit uli yung gulong nyo, para dun yon, para kahit sa basa medyo kapit pa rin yung gulong nyo. Yung wear indicator naman is ayun doon, nasa loob ng guhit. Yan, maliit lang siya. Tapos, pag yan umangat na or nakikita nyo na, nakalabas na halos kapantay na ng guhit. Yan, meaning kailangan nyo nang palitan yung gulong nyo. Kasi, talagang putput na. Ito yung papalitan natin gulong. And ito yung manufacturing date niya. And 4020. Meaning, 40th ng 2020. 40th week ng 2020. Tapos, ganun din to. 80 by 90 din, 17 yan.
Tapos 4 to 4S din. Pares na pares nga nung isang Angel City na binili ko. So tumagal siya ng 1 year bago siya napudpod. Kahit na almost everyday yung biyahe ko. Around 80 to 85 kilometers yung biyahe ko everyday. Ganun. Okay naman siya. Subok ko na siya. Sa pagbibili kayo ng gulong, always consider the manufacturing date niya. Tapos tignan nyo rin syempre yung size, kung ano ba talaga yung size nyo, nung gulong nyo. Tapos yung diameter, syempre, huwag makakalimutan nyo. Tapos yun nga, yung kung makikita nyo rin yung, ano, yung load capacity at saka yung speed yun. Okay na rin yun, tignan nyo lang din yun. Basta okay talaga yung mga branded tires. Tsaka talagang tatagal siya, pero depende sa gamit nyo syempre. Yan. Tsaka try nyo rin mag-invest sa mga branded tires para sure kayo na okay niya tatagal. By the way, tubeless nga pala tong gulong na to, pero naka-rayos yung rim ko. Yan. Ngayon, yung next video natin is kung paano convert yung tubeless na gulong sa rayos. Malupit to.